Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang lahat ng bagay na gusto mong malaman tungkol sa nakakalasong palaka. Yan ay ang Poison Dart Frog. Nakakamatay ba kung hahawakan ng dart frog? Gaano kadelikado ang kanilang lason? At paano ginagamit ang palaka na to sa pangangaso? Kaya kung sawa ka nang makita ang mga pangit na palaka na meron sa inyong bakuran, lalo na yung kakilala mong mukhang palaka, sigurado ako na mag-i-enjoy ka sa ganda at pagsik ng ating bida for this episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Dito sa rainforest ng Central at South America, pwede kang makakita ng iba't ibang mahukulay na palaka. Isa sa pinaka-amazing ay ang mga poison dart frog. Espesyal ang species na to dahil sa dami ng varieties ng kanilang kulay. May asul, may dilaw, may ginto, at may mukhang matamis na parang gummy candy. Kahit mukha silang candy, huwag kang magkakamaling kainin o tikman ng palaka na to. Isa kasi ito sa pinaka-poisonous o nakakalasong hayop sa mundo. Naglalabas ng lason ang kanilang balat sa tuwing sila ay hinahawakan o binubulabog ng kanilang predator. Ligtas naman silang hawakan basta't wala kang sugat sa kamay na pwedeng pasukan ng lason ng palaka. Oh no! Kapag pumasok sa daluyan ng iyong dugo ang pawis o lason ng poison dart frog, kaya nitong sirain ang iyong body system. Kung nagkataon na humawak ka ng poison dart frog, iwasan mong humawak sa iyong mukha lalo na sa mata at ilong dahil pwede rin itong pumasok ang lason sa iyong mata. Oh no! Pero kung ang golden poison dart frog ang nais mong hawakan, baka pass na lang muna. Ito kasi ang pinaka nakakalasong hayop sa mundo at maski ang hawakan sila ay pwedeng magdulot ng pamamanhid ng iyong kamay. So it's a big no-no! Ayon sa mga scientist na nag-aaral ng golden poison dart frog, may lasa nito na kayang pumatay ng 10 katao sa loob lang ng 3 minuto. Ang lason kasi nito, kasama ng iba pang poison dart frog, ay nagtataglay ng batrachotoxin na sumisira sa muscle tissue at nerve cell. Pwede itong mauwi sa kumbulsyon at humantong sa kamatayan. Huwag mo rin hahawakan ng anumang bagay na dumikit sa poison dart frog. Ang lason nito ay maaaring maiwan rito kahit 7 araw na ang lumipas. May istorya pa nga ng sundalo na pumatay ng poison dart frog gamit ang kanyang kutsilyo. Nakalimutan niya itong linisin at hugasan at pagkatapos ng 1 linggo, aksidente niyang nasugatan ang kanyang sarili gamit ang parehong kutsilyo. Wala pang 3 minuto, binawian na ng buhay ang lalaki dahil sa kutsilyo na infected ng lason. Mag-ingat sa palaka na to dahil wala pang lunas na naimbento ng mga scientist pangotra sa kanilang lason. Sa 100 species ng poison dart frog, 28 lang sa kanila ang considered bilang deadly o nakamamatay sa tao. Ibig sabihin, may mga poison dart frog na hindi delikado sa tao. Isa na dyan ang green and black poison dart frog na kahit may lason, hindi naman ito sapat upang makapatay ng tao. Isa rin sa hindi mapanganib na palaka ay ang blue poison dart frog. Espesyal ang palaka na to dahil saan ka makakita ng palaka na kulay asul. Meron itong itim na spot sa likod na may magkakaibang pattern, parang fingerprints nating mga tao. Sa lahat ng poison dart frog, ang yellow-banded poison dart frog na ata ang pinaka nagagandahan ako. Para kasing bumblebee at may color pattern na parang sa jaguar. Mahina lang din ang lasa nito, kaya madalas itong hulihin upang alagaan ng mga exotic pet collector. Pero, hindi ka ba curious kung bakit sila tinawag na dart frog at kung minsan, arrow frog? Yan ay dahil sa noong unang panahon, ang mga katutubo ay kinukuskos ang dulo ng kanilang pana at dart sa balat ng palaka. Sa ganitong paraan, naipapasa ang lason sa patalim na kung sino man ang tamaan, patay agad. Isa sa madalas gamitin rito ay ang golden poison dart frog dahil ito ang nagtataglay ng pinakamalakas na lason. Ang isa pang palaka na ginagamit ng mga katutubo ay ang phantasmal poison frog. Isa ito sa pinakamaliit sa kanilang pamilya na may haba lamang na 0.8 inches. Gayunpaman, huwag kang papalin lang sa kakita ng palaka na to dahil pangalawa ito sa pinaka nakakalasong palaka na kayang kumitil sa buhay ng sinumang kakain nito.
Ayon sa mga biologists na matagal nang nag-aaral ng poison dart frog, maaaring nakuha nito ang lason sa pagkain ng mga langgam. Ang mga langgam kasi ay mayaman sa alkaloid na isang uri ng lason na delikado sa tao. Napag-alaman nila ito dahil ang poison dart frog na lumaki sa pangangalaga ng tao na hindi nakakakain ng langgam ay ang dart frog na walang taglay na lason kumpara sa kamag-anak nilang nakatira sa gubat. Dahil sa lason na kanilang taglay, nag-evolve ang poison dart frog na may matingkad na kulay. Sa animal kingdom, ang anumang hayop na may matingkad na kulay ay senyales ng pagiging poisonous. Ang tawag dito ay aposematic. Ang aposematic ay ang paggamit ng mga hayop na matingkad na kulay bilang babala o warning sign sa mga predator na sila ay makamandag o nakakalason. Pero, merong isang uri ng ahas na immune o hindi tinatalaban ng poison dart frog. Ito ang fire-bellied snake at wa-epek sa kanila ang lason ng dart frog. Mahalaga ang ahas na to sa ecosystem dahil sila ang nagpapanatili sa balansing populasyon ng poison dart frog. Ang isa pang hindi natatakot sa mga dart frog ay ang mga tao. Marami kasing exotic pet collector ang nangungulekta ng palaka na to para ilagay sa terrarium. Ligtas din itong alagaan dahil ang dart frog na lumaki sa captivity o sa glass cage ay hindi nagtataglay ng lason. Kung interesado kang mag-alaga ng poison dart frog, ang bentahan nito sa Pinas ay mula 1,500 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa species. Oh, wow! Kaya naman maraming hunter sa Amazon Forest ang humuhuli ng palaka na to upang ibenta sa black market. Dahil sa exotic pet trade, deforestation, climate change at fungal disease, bumaba na ang kanilang populasyon ng 80%. Maraming species ng poison frog ang nanganganib ng mabura sa mundo. Andiyan ang Panamanian golden toad na pinangangambahang ubus na sa gubat at ang tanging populasyon nila ay makikita na lamang sa mga zoo at private collectors. Meron pang mantella frog na makikita sa Madagascar. Kahit isa ito sa may pinakamalakas na lason sa animal kingdom, ang mga mantela ay walang panlaban sa pagkasira ng kanilang tahanan. Dito naman sa Australia, meron silang corroboree frog na malapit na ring maubos dahil sa pagkalat ng sakit na Clostridioidomycosis disease. Inuubos ng sakit na to ang natitirang populasyon ng corroboree frog. Sayang naman dahil isa pa naman ito sa pinaka-strange na poison frog na nabubuhay. Kung magkataon na tuluyan ngang maubos ang poison dart frog, maaaring tumigil na din ang mga scientist sa pagtuklas ng paraan kung paano gamitin ang kanilang lason sa larangan ng medisina. Napag-alaman kasi na ang batrachotoxin ng mga palaka ay mabisang pain reliever para sa mga tao na sumasailalim sa chemotherapy. Meron din itong antibacterial property na kung makuha ang tamang dose, maaaring ilaban sa malulubhang sakit gaya ng pneumonia, cholera at leptospirosis. Amazing talaga ang mga palaka na to at marami pa tayong hindi natutuklasan sa maliit at makulay na mundo ng poison dart frog. O ano, gusto mo rin bang mag-alaga ng poison dart frog sa inyong terrarium? Let me know in the comment section at bigyan mo na rin ako ng thumbs up kung nag-enjoy ka for today's episode. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joros Magdaluyo, Paula Serna, Vin Buatin, Lord Mariel Dacula, Helen Agtarap, Marlon Belanyo, at Maria P. Divina Gracia. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!